hindi biro ang pagpasok sa mundo ng showbiz. Sa panahon ngayon na halos lahat may kakayahan ng bumida at magpakitang gilas sa social media, malaking hamon ang haharapin na aspiring Gen Z stars na nangangarap gumawa ng pangalan sa industriya. Madaming gutom for a role, madaming gutom for acting. And that's something you have to keep up with kasi kung tatamad-tamad ka, you're not gonna get anything. At sa pagbubukas ng isang bagong aabangang YouTube digital series, ang Zoomers, 18 aspiring Gen Z artists ang sasabak sa mahigpit na audition sa ilalim ng tatlong batikang directors na gagabay sa kanila. Ang hanap ko talaga is yung passion in acting. I look for actors, not celebrities. Jiggs, pinapakailangan mo yung cellphone ko? Sorry, I just wanted answers. Answers or judgment? We want to bring the best out of them. Tututukan namin sila ng mabuti. Hello po. Hello po, Dre. Kahit hindi ako competitive na tao. You have a boyfriend. Ano, sweet ka sa akin, pero sweet ka rin sa ibang lalaki. Every audition is a competition. Ano bang pwede kong gawin para matatawad mo ako? Ate Ben! Pwede kong ibenta ang katawan ko for all I care. Gusto mo ko saktan? Come on, bugbugon mo. Hindi ko nararamdaman yung emosyon dun sa lili. This is going to be fun and exciting! Magkakaroon ng tawanan. Kasi di ba parang... Wow, it's so surprising as dito na malakalaga. Parang meron pang sayawan. Wow! Iyakan. Sorry. Parang emotional ka habang kinikwento mo yun. Namatay po yung mom namin. At sakitan. Tinan mo! Pero sa huli, sino nga kaya sa mga aspiring artists ang makakakuha ng inaasam na role sa Zoomers? There are no small roles. Minsan, yung pinakamaliliit na role, yun yung pinakanapapansin. Follow their journey dito lang sa Project Zoomers, the search for the next Gen Z stars. Sa araw ng auditions, nagsimula nang dumating ang mga star magic artists sa ABS-CBN. Here's your script. And they can put it on the left side of your room. I see you! How are you? Oh, my script. Dumating na rin ang director ng Zoomers, si Direk Chad Vidanes. My name is Chad Vidanes. I'm a director for ABS-CBN. Mainly, I've done Isidore Season 1 and Season 2. But I've also done some series with ABS, Paglaban Mo, MMK. Ako, ang hanap ko talaga is yung passion in acting. Not just gusto ko sumikat. I look for actors, not celebrities. Habang nag-aabang naman si Direk Chad, ang ibang auditionees dumating na rin sa waiting area. Dumating na rin ang pangalawang miyembro ng panel na si Direk Ted Boborol. Direk, hello. Musta, Direk? Ako si Theodore Boborol, or you can call me Direk Ted, and I'm a film and TV director here in the Philippines. Pero for Zoomers, I'm a creative producer. So marami na rin akong mga nagawang projects before. Yun yung SEQ Reload kung saan i-launch namin si Hero Angeles tsaka si Sandara Park. So ngayon, we are hoping to launch the new batch of leading men and leading ladies from Star Magic. At sa pagkumpleto ng ibang auditionees, nakumpleto na rin ang panel sa pagdating ng Star Magic head na si Direk Lauren Jogi. So today we're casting Zoomers, yun yung youth-oriented show natin for YouTube. So 5 lead characters yung hinahanap namin ni Direk Chad. And yung 5 lead characters na to may distinct characterization, right, Direk? Yeah. So ano bang hinahanap po, Direk, sa artista? I wanted to see how they individually translate the characters on their own first. Pati how bad they want, yung passion talaga nila sa craft. I feel ang importante sa atin is makuha yung mas raw and mas authentic. Kasi siyempre yung acting, you know, as they mature naman, they will be better actors. Pero sana yung innate persona at essence ng character at ng tao mag-match. Kasi this is about their generation, actually. Exactly.
Pero also, does that mean direct na yung ikakast natin today dapat may X factor? Everybody that we train naman in Star Magic, we feel there's already that rawness that can grow into an X factor. Siyempre, it's a mixture of both that and the capacity to portray the character. Although I'm saying kanina nga, nalalabas, ma-hone mo naman yun. At eto na, handa na nga ang Star Magic Artist sa kanilang pagharap sa ating panel. Pero ano-anong roles nga ba ang up for grabs sa sharing Zoomers na kanilang pag-o-auditionan? When we conceptualized the project, we interviewed some Zoomers, especially yung mga artists na mag-o-audition ngayon. They shared about their struggles, they shared about their family backgrounds, about their dreams, about their aspirations, and also their pain. At doon din na-inspire yung writers in creating the stories of the individual characters. Yung stories ng cast, we combine it with our own ideas. We have 5 main characters sa Zoomers. We have Jiggs, Tanya, Hope, Kokoy, and Atom. At ang unang role na pag-o-auditionan ay ang leading man ng kwento na si Jiggs. So si Jiggs is a very familiar character. Wala siyang struggles about money. And he's also a big dreamer. Gusto niya maging filmmaker and he has all the resources. However, hindi pa rin siya makapasok sa gusto niyang pasukan na film fest. He is born of privilege. Nasa loob siya ng isang bubble and this bubble will be burst once he gets to know the other Zoomers. Sa waiting area, ready na ang unang audition ni pinagdanais makuha ang role na Jiggs. Isang poging-pogi na commercial model at aspiring actor. I am Ralph De Leon, 22 years old. No prior acting experiences, so this is gonna be my first project. Para sa akin yung Gen Z, he offers something new in whatever industry they go into, whether it's showbiz, whether it's business. Can you give us a brief about your background? During college, and actually even during my high school days, I was more focused on my studies and my sports. So I was able to balance being an honor student with being one of the star athletes in Judo. For honor student ka nung high school? Yes po. Wow. Yes, po. Tapos star athlete din? Yes po. Surprise. Kasi di ba parang... Wow, it's so surprised. Dito na malakalaga. Sorry naman. Ay pala. Basa-basa daw kasi, direkter. Try lang. Patingin ng judo ng isang direct scholar, lang isang honor student. Go ahead, direct. So one of the most basic moves in judo is called the ogoshi or the major hip throw. So what you do is you wrap your arm around his waist, you hold his wrist, and then sort of just turn and go forward. What do you like about judo? But with judo, it was different because it was either I won or I lost. And I don't like losing. I'm a very competitive person. So sinong kukunin mong role? Si Jiggs po. Well, I feel like nakaka-relate din po ako sa kanya kasi I come from a good family. Medyo kulang po ako sa mga problemang pwedeng hugutan. Para sa role na Jiggs, ay haharap ang bawat auditionee sa dalawang eksena. Una ay isang light scene kung saan dapat madama ang kilig kasama ang ka-love team na si Hope. Ang sumunod naman ay isang intense confrontation na magpapakita ng matinding emosyon ng dalawang karakter. So, may ka-eksena kang artista. Ito ay si Gillian Vicencio ng Retox, the made-for-YouTube series na premiering right now on YouTube. Ready? Action! Oh, advance happy birthday! How are you celebrating? Salamat. Wala. Di ako magsiselebrate ng birthday. Gastos lang yun. Sayang naman, turning 18 is really a milestone. And cut. Next scene tayo, from kilig moment to a confrontation scene, Jill. Pinakialaman mo yung phone ko. I'm sorry, I was just looking for answers. Answers? O judgment? Mukhang hinusgahan mo na ako eh. Hope, hindi! Hindi ko sila boyfriend. Kliyente ko sila. Nagtatrabaho ko bilang online girlfriend for hire. Pinabayaran nila ako para i-chat sila at makinig sa mga problema nila. At dahil nasa topic naman na tayo, nagbibenta rin ako ng feed pics. Di mo pa alam na delikado yun? Alam ba ng pamilya mo to? Hindi! Gumagamit ako ng ibang identity at hindi naman nila kailangan malaman to eh.
Walang illegal sa ginagawa ko. Walang illegal. But isn't it wrong that you're leading me on like this? I hope you're someone else's girlfriend. Sweet mo sa akin, pero sweet ka din sa ibang lalaki. Trabaho lang yun, Jiggs. Trabaho lang, kahit na. Cut. Okay. Thank you, Ralph. Thank you, Jillian. Thank you. Good luck. Thank you. Natuwa ako na medyo na-comprehense niya yung script, yung emotion. Kaso hindi niya na-interpret. Ako naman, siyempre. At least hindi kayo nag-cringe. Diba? Hindi kayo parang sama ng interpretation. Meron namang may pundasyon. Yes. Kumbaga. Artist na kayo talaga yung tsura niya. Wapo talaga. Sana makuha. Ginawa ko naman yung best ko. Madadala ba sa kanyang looks, charm, at determination ang paggamit sa role na Jiggs? Kasi for me, pasok na siya sa puso ko. Uy, char lang ulit. Susunod, sino pa kaya ang ibang artist na mag-audition sa role na Jiggs? Walang ginagawang illegal. Sino-sweet ka sa akin, pero sweet ka rin sa ibang lalaki. So intense. Gaya ni Ralph, aminadong kulang pa rin sa showbiz experience ang isa pang nag-aasam na maging Jiggs na galing sa isang idol reality competition. Hi guys, I'm trying to memorize the other lines kasi baka magaling sa memorization. So I have to make sure na memorize ko mamaya. Kung hindi, lagot. Naku, bilang sa prayers dinadaan yan. Dapat sinamahan mo talaga ng pangmalakas ang practice. Good luck! Hi, JR. Hi, good afternoon po. Good afternoon. My name is JR Albino po, 19 years old. I was from Dreammaker po before. And I did Pi rin po, Pi Channel. I have zero workshop po in any of the talents that I have, acting man sing or dancing. Swertehin kaya ang hindi pa nakakapag-workshop na si JR sa kanyang audition? Jiggs mode on! Dahil lang sa topic naman na tayo, nagbebenta rin ako ng feet pics. What? Ayun yung bumuhay sa pamilya ko nung pandemic. Ano? Isn't that dangerous? Does your family know? Hindi. Magamit ako ng ibang identity. What? Hindi nila alam at hindi nila kailangan malaman. Wala naman akong ginagawang illegal, ah. Walang ginagawang illegal? Paano ako? Hindi ba masamang paasahin mo ako? Alam mo naman na gusto kita, eh. Pero, bakit? Sige, go, continue. Paano mo thought? Jealous. I forgot to lie. You're someone's girlfriend, Hope. Ah, yeah. Ang sweet mo sa akin, pero sweet. Yeah. Action. You're someone's girlfriend, for God's sake. Ang sweet-sweet mo sa akin, pero sweet ka rin pala trabaho sa iba. Trabaho lang yun, Jiggs. Trabaho! Anong trabaho? There is definitely a lot of potential in JR. Kaya lang right now, parang kailangan pa niya ng mga workshops and practice in memorizing his lines and getting into his character. So, hindi pa namin siya nakikita para maging Jiggs. Mukhang hindi na nga pasok si JR sa posibleng gumanap na Jiggs. At kung siya ay nangangailangan pa ng acting experience, ang susunod namang susubok sa audition, hindi na baguhan sa harap ng camera. Maging advantage na kaya ito sa kanyang pagsalang? Kumusta ka? Oh, yun naman. Ayun, medyo kinakabahan. Si Harvey Bautista, 19. Sa Going Bolulit po ako dati. Nag-MMK rin po ako once upon a time. I was in Blue Room. Yeah, I remember nung interview natin, hindi ka talaga ano to share about your personal life. Why is that, Harvey? Why are you worried about sharing yourself to people? Not sure. Siguro I'm not just really used to this. I'm used to being in front of a camera and being an actor po. Pero being myself usually. Siguro di pa ako na-expose masyado to that types of content where I just have to be myself. You know? I feel like isang problem ko personally as a Gen Z is having to deal with how people perceive me. Siyempre, baka alam nila yung career ko as an actor, baka kilala nila ako through my dad, Herbert Bautista. People perceive me differently. Siguro kasi yung
in quote-unquote internet persona is very mysterious and very cryptic, ganun. Pero in reality, I feel like I'm an easy to talk to person naman. When my walls are down, I'm an open book. I like when, to think... When do you put down your walls? Where I'm comfortable enough to be able to talk about some topics na you wouldn't usually talk about with them. What are those topics? Ang dami naman palang tanong ni Direk. Investigation pala this. Akala ko audition. Personal life, passion ko po. Ano? Passion mo? Filmmaking. Filmmaking po. So I'm assuming you're going for Jiggs? Yes, very much so. Magamit nga kaya ni Harvey ang baon niyang acting experience para sa audition na to? Na-sweet ka sa akin, pero sweet ka rin sa ibang lalaki. Jiggs, yun trabaho yun. Ko yun. Trabaho! Kahit na! Ready? Quiet, please. Kinakabahan ako, syempre. Kinakabahan din ako sa audition, being in front of Direk Chad, Direk Ted, Direk Lawrence. And... action! So, ano nga ba, type mo? Type ko? Ang type mo? Gusto mo malaman talaga? Well... ano ba? Gusto ko yung... creative. Talented. Makanta, sumasayo, ganun. Pero yung mag-instruments. Okay. Mabango. Okay. Mabango. Grabe. Gusto ko yung mabango talaga. Okay. Sobra? Yeah. Huwag sobra. Yung umaabot kahit malayo. Kahit doon malayo. Yeah, okay. Oo. Okay. Guwapo. Given. YouTuber. Specific naman. Yeah. Nung nakuha ko na yung rhythm, tsaka yung flow, tsaka yung atmosphere ng studio, parang nag-wash away na lang yung kaba ko. Ready? Quiet, please. And... action. Alam mo, nandito na rin man tayo sa topic na to eh. Nagbebenta ako ng feet pics. Di ba yun delikado? Di ba yun alam ng pamilya mo? Gumagamit ako ng ibang identity. At hindi nila kailangan malaman. What you're doing is wrong. Hope you're leading me on. You have a boyfriend. Ano, sweet ka sa akin, pero sweet ka rin sa ibang lalaki? Jiggs, trabaho ko yun. Trabaho! Kahit na! Kahit na! I expected more from you. Matalino ka. You're smart. You're talented. You don't need this job. You can find other jobs. I can help you find other jobs. Hindi ko kailangan ng tulong. Ibenta ko yung katawan ko kung gusto ko. Kasi yun yung makakatulong sa akin eh. Alam mo, sino yung kailangan mong tulungan? Yung sarili mo. Apakakitid ng utak mo sa mundo. Yung pananaw mo. Thank you, Harvey. Thank you, Direk. Thank you, Direk Chad. Thank you. Thank you for. So intense. Masaya ako sa kinalabasan ng eksena namin ni Gillian. I feel like na tamaan ko naman lahat ng beats sa script na gusto ko tamaan. Happy naman po sa performance ko. Like I said, ang laking tulong din ni Gillian kasi ang husay niya na artista. Grabe yung eyes niya po. Grabe. Kaya, lugalit talaga siya. May nakukuha po talaga ako sa kanya. Kaya, na-enjoy ko po talaga yung, ano, mga scenes. Experience versus determination. Sa dalawang still in the running para maging Jiggs, sino nga kaya ang mas nakakuha ng pansin ng ating panel? Honestly, for the role of Jiggs, I thought, possible contender si Ralph. If I had to choose anyone among the cast to... na may high chance of hitting Jiggs, si Ralph. Si Harvey naman po talaga alam kong sobrang experience at sobrang galing na artista. Hindi pa naman po sure kung sino yung ilalagay sa role na yun. Kaya I'm really gonna do my best. On the next episode of Project Zoomers, the search for the next Gen Z stars, kilalanin naman natin ang mga magtatapatan para sa role ni Hope. Papa-aral ka sa kapatid ko, si Hans. Can we cut it? Can you drop your script?
answers or judgment. Well, ako yung umako sa pag-aaral. Sorry, I have to cut. Napakakitid ng tingin mo sa mundo! Parang yung personality niya, feel very strong. So, yung initial attack niya, get good to him. Parang yung tapang strong. Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa, forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live!